Okay guys, so welcome back sa YouTube channel ko. So in this video, malalaman natin na meron tayong heavenly family. So kung gusto mong malaman ang tungkol dito, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para ma-update kita sa mga susunod na uploads ko kagaya ng mga videos na ginagawa ko. Anyways, this is Kuya Mhike. At ine-explain ko sa mga videos ko, sa channel ko, ang mga spiritual na mga katanungan at nagbibigay ako ng mga spiritual na kasagutan para sa mga questions of the souls natin. So, today, we are gonna be discussing about the heavenly family na meron tayo. At malalaman natin yung details niyan in just a second. So, simulan na natin. Last nga na video na ginawa natin, na-discuss natin yung tungkol sa ating Ama sa Langit, si Heavenly Father. Nalaman natin doon na meron siyang buto at laman. Okay, perfected being ang ating Ama sa Langit. Okay, so kung gusto mo mapanood yung video dyan, ilalagay ko yung description dyan sa taas or yung link dyan sa taas para mapanood ninyo yung explanation ko tungkol doon. So siguro guys, naisip ninyo kung bakit ang daming tao sa mundong ito. Or maaari na isip ninyo, ano ba ang connection natin sa bawat isa? Okay, sa lahat ng mga naninirahan na tao sa mundong ito, ano ba ang connection natin sa kanila? So, speaking of family, we are related by blood. Of course, may kasabihan nga na blood is thicker than water. Okay, so mas mahal natin yung ating mga families, yung ating immediate families sa mundong ito kaya sa ibang tao, of course, mas kasi meron tayong relationship sa kanila, no? Pero in this video guys, ipapaliwanag ko sa inyo na hindi lang pala yung ating family, nuclear family, yung ating okay, new family or beginning family or yung malaking pamilya na meron tayo sa mundong ito. Gusto kong i-share sa inyo guys sa video na to, mga kapatid ko, no, na we also have our heavenly family. So, pag-uusapan natin yan sa mga oras na ito. So, ano ba ang naiisip nyo pag sinabi natin our heavenly family? Meaning, guys, ito ay nagsimula sa langit. Okay? Sa tinatawag nating buhay natin bago tayo isilang sa mundo. Bakit? Kasi it is called heavenly. Okay? Yung mga families natin sa mundong ito, of course, dito tayo nagkakilala sa mundo. Nung pinanganak tayo, isinilang tayo, dinala tayo sa sinapupunan ng mga magulang natin, motherly o earthly mother or earthly father natin, no? Pero we have our heavenly family. So simulan na natin, no? Ano nga ba ang heavenly family? Okay, pero may question dito or merong statement dito. We are children of our heavenly father. Okay, so we have heavenly father. So, what do scriptures and latter-day prophets teach us about our relationship to God? So, meron tayong relationship sa God. Okay? Hindi lang dahil siya yung creator natin, siya yung Diyos natin, kundi meron pang deeper meaning ang ibig sabihin nito, yung relationship natin sa Kanya. Okay? Ipagpatuloy natin. God is not only our ruler and creator. He is also our heavenly Father. All men and women are literally, okay, the sons and daughters of God. O, ibig sabihin, lahat tayong mga nabubuhay sa mundong ito, we are literally the sons and daughters of God. Man, as a spirit, was begotten and born of heavenly parents. When we say heavenly parents, hindi lang iisa ang magulang natin dun. Okay? Maniniwala ba kayo kung nasabihin ko sa inyo, si Heavenly Father ay meron siyang kasama. Okay? So pag-uusapan natin yan, hindi sa video na to. Pero kung curious kayo, pwede nyo akong tanungin dyan sa description at ipi-PM ko kayo or I will tell you other way. Okay? Bago ko gawin yung video. So dito, and reared to maturity in the eternal mansion
intentions of the Father. Okay, so ibig sabihin, yung espiritu pa lang tayo sa buhay, bago tayo isilang sa mundo, na-train na tayo, no? Tinuruan tayo ng ating Ama sa Langit, dun pa lang sa state na yon o sa kalagayan na yon, prior to coming upon the earth in a temporal physical body. So, pagpatuloy, every person who was ever born on earth is our spirit brother or sister. So, ako, kapatid ninyo ako, ikaw na nanonood, kapatid kita, spiritually speaking. Okay? Because we are the spirit children of God, we have inherited the potential to develop His divine qualities. Diba, totoo naman yun? When we say divine qualities, ito yung mga katangian ng Diyos. Mapagmahal, mapagpasensya, mapag-unawa, perpekto, matalino, okay, inteligente, merong punong-puno ng karunungan. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. So it says here, we have inherited the potential, meaning, meron tayong pagkakataon na maging kagaya ng ating Panginoon. Okay? Nakalagay nga yan sa New Testament, no? Na sinabi ng Diyos, what manner of men ought ye to be? Sabi ng Diyos doon, no? Ni Jesus Christ. Anong sabi doon? Verily, verily, I say unto you, even as the Father. Okay? Be thou perfect. So sinabi niya doon. So, through the atonement of Jesus Christ, when we say atonement, ito yung pagbabayad sala ni Yeso Cristo. We can become like our Heavenly Father and receive a fullness of joy. So, meaning guys, itong atonement kasi, may condition. Okay? Ang condition nito, kung gagawin natin yung mga kautusan niya, magkakaroon tayo ng pananampalataya kay Yeso Cristo, magsisisi tayo, magpapabinyag tayo sa kanyang pangalan, kagaya na nakasaad sa mga banal na kasulatan, matatanggap natin yung baptism by fire or yung kaloob ng Espiritu Santo. At of course, hindi doon nagtatapos. We are expected to endure to the end para nang sa ganun, tayo ay makareceive ng fullness of joy na tinutukoy sa binabasa natin na ito. Okay, so anyways guys, ulitin ko, no? Ang reference natin ay galing sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Okay? So kung meron kayong mga suggestions or tanong tungkol sa manual na ginagamit natin, well, you can always have your freedom to comment in the description box para pag-usapan natin yan. Okay, to continue, sabi dito, how does your knowledge that you are a child of God influence your thoughts, words, and actions? Pero bago pala yung tanong na yan guys, no, maraming mga pastors or maraming mga nagtuturo ng salita ng Diyos na hindi naniniwala na lahat tayo ay anak ng Diyos. Well, sa pag-aaral ko, sa pananaliksik ko ng katotohanan, sa tingin ko sila ay mali. Okay? Hindi sila tama in the sense na yung iba daw, anak ng devil. Hindi yon totoo. So lahat tayo ay mga magkakapatid na espiritu sa Panginoon. Okay? Bago tayo isilang sa mundo. So, going back to the question, how does your knowledge that you are a child of God influence your thoughts, words, and actions? So, internalize nyo yung tanong na yan. Siguro, yung ilan sa inyo ang isasagot, of course, mag-iingat ka na. Kasi ang Panginoon, dignified being, perfected being. So, kung tayo ay anak niya, may potential tayo na maging kagaya niya. So, we are going to watch our thoughts, words, and actions. Yung pag-iisip natin, of course, dapat hindi madumi. Yung ating pagsasalita, dapat hindi tayo nagsasalita ng mga barbaric words or nagmumura. Sa actions naman, of course, yung mga good deeds. Okay, pagtulong sa kapwa, pananalangin, mga examples of good deeds. Okay, we develop personalities and talents while we lived in heaven. So, think about talents and gifts you have been blessed with. May magaling dyan na mag-drawing, magaling na gumawa ng content sa YouTube. May iba't ibang galing tayo, no? According naman sa science, si Howard Gardner, or according sa mga studies, no? About multiple intelligences,
We have the Howard Gardner, isang magaling na personality sa mundo ng edukasyon. No, sinabi niya na merong multiple intelligences, noon 8, ngayon 10 na, no. So examples ng mga multiple intelligences, yung mga logical, magaling sa math, yung mga sa language, magaling sa language, sa pananalita, magaling sa speaking, okay? Meron naman yung mga magagaling sa pagsayaw, sa pagkanta, okay? May magagaling sa musika. At marami pang ibang mga intelihente na nagkalat sa mundo. Hindi lang porke magaling sa written, magaling sa pagsasalita, yun na yung intelligence. Doon na natin sinusukat yun. But that is wrong. So according to Howard Gardner, maraming uri ng katalinuhan. For example, may makita ka lang sa bahay nyo na frame na medyo tabingi at hindi ka mapakali, in-straight mo, ibig sabihin nun, intelihente yun. No? You are an organized person. And that is one form of intelligence. So the scriptures teach us that the prophets prepared themselves to become leaders on earth while they were still spirits in heaven. So itong bagay na binabasa ko ngayon, ito yung nagpapatunay na we have existed before our life on earth. So, may mga leaders na mga itinalaga ang Panginoon dahil alam niya na yung mangyayari sa mundo, na magkakasala tayo, mapufall tayo, matutukso tayo. Kaya, inordain. Pag sinabing inordain, itinalaga na ng Panginoon yung mga tao, yung mga spirits children niya na mangangasiwa sa mundo pagdating ng panahon, kagaya ni Adan bilang ama natin. Kagaya rin ni Abraham bilang propeta natin na tinagurian na father of faith because of his immense faith before the Lord. Okay? Before they were born into mortal bodies, God foreordained. Okay? Chose. Or yung ibig sabihin ng foreordained na word ay chose. Them to be leaders on earth. Kagaya ni Jesus, Adam, and Abraham. Kagaya nabanggit ko kanina, were some of these leaders. Okay, basahin natin sa Abraham. Ano ba yung nakalagay sa Abraham? Now the Lord has shown unto me, Abraham, the intelligences that were organized before the world was. And among all these, there were many of the noble and great ones. And sa verse 23, and God saw these souls that they were good. And He stood in the midst of them. And He said, these I will make my rulers. For he stood among those that were spirits, and he saw that they were good. And he said unto me, si Abraham yung nagsasalita dito, Abraham, thou art one of them, thou wast chosen before thou wast born. So ibig sabihin nito, brothers and sisters, na si Abraham existed before. Okay? Doon pa lang, sinabihan na siya ng Panginoon na magiging noble siya, magiging great one, at magiging leader. Okay? So si Joseph Smith, of course, yung sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, we believe in the last dispensation, na si Joseph Smith yung tinawag ng Diyos na maging propeta natin, hindi lang ng mga Latter-day Saints, but all of the people around the world. Okay? Ito yung tinuro niya. Every man who has a calling to minister to the inhabitants of the world was foreordained to that very purpose. Okay? Kung ikaw man ay nagtuturo ngayon sa spiritual na bagay, of course, kagaya ko, I am a returned missionary, no? For the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, na foreordained ako. Pero hindi lahat ng tao ay yung itinalaga sa kanila ng Panginoon ay mangyayari because we have what we call the free agency. It says here, however, everyone on earth is free to accept or reject any opportunity to serve. Kung maaalala nyo si Jonas, inutusan siya ng Diyos na mag-proclaim ng repentance, okay, sa isang lugar, sa isang bayan na masama na, of course, at kung hindi sila magsisisi, gugunawin or wawasakin ng Panginoon ang lugar na yon. Pero, anong nangyari? Ang response ni Jonas, agad-agad ba na oo? Of course, hindi. Tinanggihan niya yon. Although he was foreordained from the beginning before he existed in the world, no? Ang ginawa niya, mga kapatid, tinanggihan niya dahil natatakot siya sa kakayanan. Okay, wala siyang tiwala sa kakayanan niya. By the way, eventually,
dahil ginawa ng Panginoon na siya ay lamunin ng isang napakalaking balyena, nagsisi si Jonas doon. At anong nangyari? Anong nangyari doon, my dear brothers and sisters? Nagbago siya. Nagbago si Jonas at ginawa niya yung kung ano yung foreordained siyang gagawin. Okay? We were not all alike in heaven. So sa heaven, magkakaiba tayo. Kagaya ng stars sa gabi, magkakaiba ang liwanag. Merong maliwanag, merong mas maliwanag, merong yung konting liwanag. So parang ganun ang mga tao, meron tayong uniqueness. Okay? We know, for example, that we were sons and daughters of heavenly parents, males and females. Okay? So dito may clue ako sa mga next videos na gagawin ko na si Heavenly Father, meron siyang katuwang. Of course, the gospel of Jesus Christ is centered sa family. So, dun sa lugar na ginagalawan ng ating Ama sa Langit, meron siyang pamilya. Tayo yung mga anak niya. At paano magkakaroon ng anak kung wala siyang asawa? So, si Heavenly Father, guys, I will reveal to you na the doctrine of the Church of Jesus of Latter-day Saints, we have what we call Heavenly Mother. Okay? At kung may mga tanong kayo dyan, mga gumugulo sa isip yung sinabi ko, pwede nyo yung tanungin sa pamamagitan ng prayer sa Panginoon natin kung totoo ba ito. Or i-comment nyo sa description or sa comment box para pag-usapan natin. So to continue, we possess different talents and abilities and we were called to do different things on earth. We can learn more about our eternal possibilities when we receive our patriarchal blessings. So yung patriarchal blessings is exclusive for members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So binibigay yan sa mga miyembro ng simbahan na mature na at kaya nang i-defend ang katotohanan sa mga tao na nagpe-persecute dito or sa mga tao na nagnanais na i-trust down yung katotohanan. So yung patriarchal blessings, ito yung kumbaga yung mapa mo sa buhay mo. Individual scripture ito. So ako, meron ako nito. I-discuss ko yan sa ibang mga video ko pagdating ng panahon. So it says here, a veil covers our memories of our premortal life. So meron tayong tinatawag na belo na kung saan ang belo na ito, nalimutan natin kung ano yung nangyari sa pre-existing, okay, sa premortal existence. Kaya wala tayong kamuwang-muwang doon. Okay, but our Father in Heaven knows who we are and what we did before we came here. So kilala niya na tayo bago pa tayo bumaba. Okay? He has chosen the time and place for each of us to be born so we can learn the lessons we personally need and do the most good with our individual talents and personalities. So yung foreordained na gagawin natin tayo sa mundong ito, okay? Ilalagay tayo ng Diyos kung saan tayo ipapanganak, kung sino yung mga magiging magulang natin. Kaya nga ito, dito ako ngayon sa San Mariano Isabela, pero hindi ako dito pinanganak sa San Mariano Isabela. Pinanganak ako sa Santa Lucia Dolores Quezon, na kung saan yung mga magulang ko doon, sila yung humubog sa akin, sila yung nagturo sa akin ng mga magagandang asal, kahit na hindi pa nila alam yung katotohanan noon, no? Tinuro nila sa akin yung best na alam nilang tama, yung best na alam nilang makakatulong sa akin bilang isang bata. At ngayon, bumunga ito sa akin. Nagkaroon ako ng desire na mag-mission, nagkaroon ako ng desire na i-share yung gospel sa ibang tao, kaya nga gumagawa ako ng mga video content, okay, content videos na kagaya nito, spiritual life. Kasi I know na there are people na naghahanap ng kasagutan sa kanilang mga katanungan. And this is the perfect channel for that. I don't do this for money, I do this for my passion to teach. Kasi teacher din ako, no? Major ko English, pero mas nage-enjoy ako pag pinag-uusapan yung mga bagay na about na spiritual na bagay. So kahit anong tanong natin, no, merong sagot ang Panginoon dyan. Meron nang na-reveal, meron nang i-reveal pa lang, at meron na yung binire-reveal niya sa atin ngayon. Kaya ayaw ng Diyos, no, bilang ating heavenly parent, ayaw ng Diyos na malilito tayo sa mga nangyayari sa mundo natin ngayon. This pandemic, the second coming, everything, no, na nangyayari sa atin. Yung death, yung birth, yung mga concepts na hindi may paliwanag ng science, may kapaliwanagan dyan ng ating Ama sa Langit. Mangyayari yan na masasagot yung mga katanungan natin when we are drawing.
going closer to God. Okay? So to continue, but our Father in heaven knows who we are and what we did before we came here. He has chosen the time and place. Okay, nabasa ko na to. How have other people's talents blessed you? How can your talents and gifts bless others? Of course, guys, hindi naman yung mga talents ng ibang tao, binibless lang sila, kundi pati tayo. For example, ang talent ng magulang ko is mag-work. Dahil doon, sa workaholic attitude niya, nabuhay niya kami bilang pamilya. Halimbawa, singer ka, pag kumakanta ka, nai-enjoy ng tenga ng ibang tao yung pagkanta mo, yung pag-awit mo. For example, magaling kang sumayaw, nasasatisfy mo yung mga manonood. Okay? At marami pang ibang talents na maaaring makapagbigay ng biyaya sa ibang tao. So ako din, mahilig akong mag-share ng mga content na kagaya nito. So yung mga tao na nakikinig ngayon ay nabe-bless because of this talent na meron ako sa pag-share. Okay, I know there are imperfections sa pananalita, sa paggawa ko ng video na ito, sa pag-edit. But that's not the important thing. Ang pinaka-importante dito ay yung message. Okay? So yung features kasi is madali na lang yung pag-aralan. Pero yung content yung pinaka-importante. Anyways guys, our Heavenly Father presented a plan for us to become like Him. So may plano siya sa atin nung nandun tayo sa realm na yun or sa tinatawag nating primordial existence. How does earth life help prepare us to become like our Heavenly Father? So pag-uusapan natin yan. Our Heavenly Father knew we could not progress beyond a certain point unless we left Him for a time. So parang yung mga bata, no, sa mga anak natin, kasi ako magkakaanak na ako, good news. So yung mga magulang natin, no, balikan natin yung mga magulang natin, yung mga bata pa tayo, hindi lang palaging pwedeng nasa bahay lang tayo, kailangan din tayong lumabas ng bahay para matuto kung ano ang nasa mundo. Okay? Pwede natin silang papuntahin ng school para sila maka-experience ng mga iba't ibang bagay at umunlad sa katalinuhan, umunlad sa pangangatawan, umunlad sa lahat ng aspeto o dimensions ng pagiging tao. He wanted us to develop the godlike qualities that He has. So, kaya kung tatanungin ninyo ako, bakit ako pinadala pa ng Diyos dito, yung sarap ng buhay ko sa piling niya, espiritu pa lang tayo dun. So, kailangan natin matanggap yung katawan natin, kaya pinadala tayo ng Diyos sa mundong ito. To do this, we needed to leave our primordial home to be tested and to gain experience. Our spirits needed to be clothed with physical bodies. Ito na, meron tayo ngayon. We would need to leave our physical bodies at death. Pero sa kamatayan, nakakalungkot man, lahat tayo dadanas nito, iiwan ng espiritu natin muli yung katawan natin pag namatay tayo. We would need to leave our physical bodies at death and reunite with them in resurrection. So ang good news guys, because God perfected the atonement or the atonement or pagbabayad sala, nagawa niya yun, after 3 days na resurrect siya, mangyayari din sa atin yun. Lahat tayo mabubuhay. Okay, so kung ikaw man ay may sakit na malala sa mga oras na ito, or nawalan ka ng family, nawalan ka ng member of family, okay? Huwag kang mag-alala dahil meron tayong tinatawag na resurrection. Ang resurrection ay pagkabuhay na maguli, nakagaya ng nangyari kay Jesus Cristo after 3 days. Siya ang unang na-resurrect. At dahil napaglabanan niya ang kamatayan, lahat tayo, mamamatay tayo, pero may point in time in the future na mabubuhay tayo ulit. Then we would receive immortal bodies like that of our Heavenly Father. If we pass our tests, we would receive the fullness of joy that our Heavenly Father has received. Our Heavenly Father called a grand council to present His plan for our progression. So mini-meeting na tayong lahat. We learned that if we would follow His plan, we would become like Him. We would be resurrected. We would have all power in heaven and on earth. We would become heavenly parents and have spirit children just as He does. So tandaan niyo yan, brothers and sisters, na the course of the Lord is one eternal round. Kung ano yung ginawa ng Ama natin sa langit, yun din ang gagawin natin pagdating ng panahon. We are joint heirs with Christ. Tatandaan niyo yan. Sabi nila, ang mga Latter-day Saints or yung mga Mormons daw masyadong ambisyoso dahil gusto nilang maging Diyos. But, hindi po ganun.
ganun. Hindi po dahil sa gusto namin na maging Diyos, but this is the destiny. Okay, this is the plan of God. This is the plan of our heavenly parent. Na maging heavenly parents din tayo balang araw. Of course, ilan lang ang magiging heavenly parents balang araw or gods balang araw. And that is because of the result of their obedience to the laws of God and to the laws of nature and to the laws of everything, laws of the land. Okay? Na hindi masama. We learned that He would provide an earth for us where we would prove ourselves. A veil would cover our memories and we would forget our heavenly home. This would be necessary so we could exercise our agency to choose good or evil without being influenced by the memory of living with our Heavenly Father. So, kinailangan tanggalin lahat ng memorya natin sa primordial existence para tayo mismo tatayo sa sarili nating paa. Ipaglalaban ng sarili nating buhay. Okay? Of course, sa tulong pa rin ng Panginoon natin. Thus, we could obey Him because of our faith in Him, not because of our knowledge or memory of Him. Because of faith. Okay? Gusto niya ma-develop yung faith. Okay? He would help us recognize the truth when we heard it again on earth. At the Grand Council, we also learned the purpose of our progression. To have fullness of joy. However, we also learned that some would be deceived. Yan. Matutukso. Choose other paths and lose their way. We learned that all of us would have trials in our lives. Sickness, disappointment, pain, sorrow, and death. But we understood that these would be given to us for our experience and our good. So lahat ng mga nangyayari sa atin na paghihirap, adversities, trials, obstacles, hindrances, challenges, lahat po yan ginagawa tayong matatag. Lahat po yan pinatitibay tayo. Tandaan nyo, hindi kayo yung taong yan ngayon kung walang mga pagsubok na dumaan sa buhay nyo. So ako, I became a teacher. Hindi madali ang pagiging teacher. Maraming challenges sa baon, sa araw-araw na pagpasok, sa mga teachers, na mga kasalan mo, mga kaklase mo. It will develop your patience, develop your love, develop your anything. Mag-grow ka maturity or sa maturity mo. Okay? Spiritually and physically. If we allowed them to, these trials would purify us rather than defeat us. Okay? Ang mga trials na to, hindi para pahirapan tayo. Para i-purify tayo. Because that was the process why God become God. Okay? They would teach us to have endurance, patience, and charity. Kagaya ng sinabi ko. At this council, we also learned that because of our weakness, all of us except little children would sin. Yung mga maliit na bata, yung mga walang kamuang-muang, wala po silang kasalanan, okay? Pero pag 8 years old ka pataas, yun na yung merong accountability sa kanilang mga sariling kasalanan. We learned that a Savior would be provided for us so we could overcome our sins and overcome death with resurrection. We would learn that if we place our faith in Him, obeying His word and following His example, we would be exalted and become like our Heavenly Father. We would receive a fullness of joy. Okay? So, yun guys, no, napahaba na yung pag-explain ko sa heavenly families natin. At sa plano ng Diyos, na-touch na rin natin ng konti. Yung plan of salvation. Pero in the future guys, gagawa pa ako ng mas marami pang videos na magpapaliwanag sa mga katanungan nyo. Basta itanong nyo lang dyan sa description or sa comment box. Gagawan ko yan ng mga sagot, okay? Through videos. At please support my channel, no? Paki-like and subscribe na yan. At paki-comment na yung mga tanong ninyo para exciting yung mga gagawin nating mga next videos sa channel na to. So, don't forget na eternity starts now. Once again, Kuya Mhike, peace out. So yun guys, no, kung may natutunan ka sa video natin or sa episode natin ngayon at kung gusto mo pang matuto ng iba pang mga bagay tungkol sa mga content na ginagawa natin sa channel na to, ay i-click mo na yung mga videos nasa paligid ko. Okay, at huwag mo rin kakalimutang mag-subscribe. Salamat! Kuya Mhike ulit. Peace out.